Hello guys, ngayon guys, yung problema ng TV natin ngayon ay walang sound. Kahit na ilakas natin yung volume niya, wala talagang sound. Ayan guys, so wala talaga. Yeah, yeah, yeah. Okay guys, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng external speaker. So, yung external speaker na yun, yung po yung mga speaker po ng sa computer, mga ayan po, USB po siya. Saka amplified na po yan, kaya tutunog po yan kung walang ibang sira ang TV. So, saksak po natin. Maski yung sa charger po, pwede po natin gawing power supply ng speaker na to. Okay guys. Ayan, sa may USB port po, pwede po yan. Okay. Saksak po natin sa earphone. So guys, dito pa lang guys, okay na po yan. Ayan, 120 lang po ang bili ko nito. So, ito na po yung pinakamurang gagawin natin sa ating TV. Kung wala pong sound. Kaya sa ipagawa po natin sa technician or sa repair shop. Magagastusan talaga tayo guys. Ngayon guys, dahil sa gusto ng may-ari ng TV ay bumalik sa dati. So, check natin yung built-in speaker niya kung kailangan ba natin palitan o pwede pang ma-repair. Di bali, madali lang naman ito. Kayang-kaya ninyong sundan. Okay guys, buksan na natin ito. Dito guys, kailangan nating tanggalin yung connector po ng backlight po niya. Baka kasi magkamali po kayo, tapos iangat nyo na lang bigla, mababali po. So hugutin po natin yan sa ilalim. Ayan. So, natanggal na guys. So, iyon po yung isang bulb po niya. Ito po yung parang fluorescent po yung style ng backlight niya. So, dito po yung backlight driver. High voltage po yan guys. Mataas po ang voltahe nito, kaya hindi ito katulad nung mga LED lights, mga backlight na LED, LED lights. So para itong tube or fluorescent ang style. Ayan guys. So gagana pa naman po yan maski tinanggal natin yung isa. Dahil dalawa po yun magkabilaan. So yung kabila lang ang tinanggal ko. So okay na. Yan po yung connection po niya guys. Yan. Walang pinagkaiba sa universal board na ginagamit natin. Okay guys, check na natin yung speaker. Yan, ilagay lang natin sa extend po yung tester po natin. Tapos tignan natin kung pumapalo. Pag pumalo po yan guys, ibig sabihin okay naman. Yung nga lang guys, yung iba talaga papalo yan. Yung nga lang may sayad po yung coil ng speaker. So wala din po, hindi rin po gagana. Ayan guys, kanina nag-resolder tayo para sigurado tayong naka-contact po yung connection. Ayan po guys. So ngayon guys, ititest natin siya kung working na po yung speaker. Ayan guys, isaksak na natin. Nako guys, garal-gal na talaga yung tunog niya. Kailangan na nating palitan ng ibang speaker. Okay guys, palitan na lang natin. Ito guys, galing ito sa Sony LED TV. Mas okay to guys. Kahit isa lang ikabit natin. Pwede na. Tanggalin na natin to.
Madali kasing masira itong mga ganitong speaker, lalo na pag sinasagad natin yung volume. So ito guys, kahit sagad nyo yung volume nito, okay lang kasi mataas naman yung watts nya. Kabit na natin guys. Salamat nga pala sa mga nanonood sa atin, no? Yung mga umaantabay sa mga video natin. Saka sa mga nagko-comment po sa akin na mga nagtatanong, salamat din po sa inyo at sana mag-stay lang po kayo sa channel ko. Siya nga pala guys, kung sakaling may mga gusto kayong malaman, pwede naman po kayong magtanong kung sakaling wala pa akong na-upload na video regarding po dun sa mga gusto nyong tanungin. Basta mag-comment lang po kayo, sisikapin ko pong sagutin po lahat yan. Ayan guys, ayusin na lang natin itong maigi. So, i-glue po natin po siya para kahit hindi na natin siya itornilyo, mapupush naman po yan ng cover, ng back cover ng TV. So, ayan, medyo okay na po yung pagkakadikit niya. Silipin na lang natin maigi para hindi umalog sa loob kung sakaling ano, matanggal. So, ayan guys. I-coconnect na natin yung mga wire po niya guys, no? Tapos, titest na po natin maya-maya. Madali lang naman po talaga yung ganito guys. Medyo napaabo lang natin yung video natin dahil parang kinuhanan ko naman yata lahat. So, kapit natin yung USB. Ayan, so, test natin sa karaoke file. Dahil wala naman tayong ibang may play dito para matis ang sound. So, ayan guys. Ayan guys, malakas yung tunog niya at buo. Hindi katulad kanina na talagang basag. Pinalitan ko po yun ng mas mataas na watch para mas malakas yung tunog niya at hindi basta-basta masisira na. So guys, salamat ulit sa panonood sa video ko at sana yung mga bago ay click na lang po yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong i-upload na video.